Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo! Ang pag-uwi ni Angelina. Sir Jupiter, ako si Joseph. Salamat po at napili ninyo ang aking kwento para ibahagi sa inyong mga tagapakinig. Ito pong ibabahagi ko ay karanasan ko sa aking trabaho bilang driver ng truck. Noong ako'y binata pa, hilig ko ang pagmamaneho. Walang mas nakapagpapasaya sa akin kundi ang paghawak ng manibela, pagpapatakbo ng kotse, at pagpunta saan man ako abutin nito. Sa ganitong kadahilanan, di na ako nagtaka kung bakit ang una kong nakuhang sideline ay ang maghatid ng soft drink sa mga tindahan sa aming bayan. Minsan ay ginabi na ako ng labas papunta sa planta. Dali-dali akong nakipagkita sa supplier na halatang kulang sa tulog at irritable. Matapos maipasok ang mga kaha ng soft drink sa truck, sinabihan niya akong bilis-bilisan ang pag-deliver. Pinaandar ko ang truck at umalis. Malayo-layo pa ang tinatahak ko mula sa planta pabalik ng bayan. Hinayaan kong nakabukas ang bintana sa aking kaliwa ng gabing iyon. Malamig ang simoy ng hangin at sinisinagan ng buwan ang daan. Napakasarap bumiyahe pag ganon, lalo na kung ikaw lang ang sasakyang bumabaybay sa kahabaan ng kalsada sa gitna ng gabi. Makaraan ang ilang minuto ng pagbiyahe, may napansin akong nakatayo sa gilid ng daan sa may kalayuan. Isang babaeng nakaputing bestida. Marahan siyang kumaway sa akin. Tumigil ako sa harap ng babae. Magandang gabi, sabi ko sa dalaga. Maamo ang kanyang mukha at mas bata siya sa akin. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Ngumiti siya. Magandang gabi po, sagot niya. Medyo nawawala po kasi ako. Saan po ba ako dapat maghintay ng jeep papuntang 13? 13? Babalik ako doon ngayon. Tumingin ako sa kahabaan ng kalsada. Aabutin ka ng umaga kung maghihintay ka rito ng jeep. Kung okay lang sa'yo, sumama ka na lang sa akin. Talaga po, ani ng babae. Alam kong nag-aalanganin siya. Tumango ako. May i-deliver ako pabalik ng 13. Sabay ka. Huwag ka mag-alala. Magkapareho naman kami nang inuwian. Di kakayanin ng konsensya ko na iwan siyang mag-isa sa gitna ng gabi. Sa awa ng Diyos, nagtiwala naman siya sa akin. Binuksan ko ang pintuan at pinaupo ang babae sa aking tabi. Nagpatuloy ako ng biyahe. Tahimik na pinagmamasdan ng babae ang pagbago ng mga tanawin sa labas ng sasakyan. Maghahating gabi na nang kausapin ko siya uli. Nagpakilala siya sa pangalang Angelina. Tinanong ko kung madalas siyang bumibiyahe mag-isa. Sinabi niyang matagal na siyang di nakaka-uwi sa 13. Talaga? Tanong ko. Tumango ang babae.
Bata pa ako nang maghiwalay ang mga magulang ko. Dinala ako ni tatay sa syudad eh. Matagal-tagal na rin panahon ang lumipas bago ko mapagdesisyon ng bisitahin ang nanay sa 13. Gusto niya akong makita ng personal. Pinayagan ako ni tatay. Alam niyang critical na ang lagay ni nanay. Mag-iingat ka pa rin. Sa panahon ngayon, delikado nang pumunta kahit saan ng mag-isa. Sabi ko sa kanya. Opo. Ngumiti si Angelina. Alam niyo po, kayo po siguro ang unang nagpasakay sa akin na walang masamang intensyon sa akin. Pinagtambal niya ang mga kamay niya. Ang huling nagpasakay sa akin, di na ako pinauwi. Parang may nagbago sa ihip ng hangin sa loob ng sasakyan. Napalingon ako sa kinauupuan ni Angelina. Naramdaman ko ang marahang pag-akyat ng mga buhok ko sa aking katawan. Ang dalaga sa aking tabi ay umiiyak ng dugo. Ang bestida niyang puti ay napantalan ng tuyong dugo sa paibabang bahagi. At ang buhok at mangkamay niya'y madumi sa putikan. Napuno ako ng takot. Gusto ko sanang itigil ang minamaneho kong truck at tumakbo palabas. Nagsalita uli si Angelina. Nanginginig ang boses. May kalungkutan sa kanyang mapangilabot na anyo. Okay ka lang, kuya? Tanong niya. Imbes na tumigil, tinuloy ko ang pagpapatakbo. Binaling ko ang aking tingin sa daan. Okay lang ako. Pinilit kong itago ang namumuong takot sa aking dibdib. Dahil sa aking pagsagot ay napansin ko ang pagngiti ng babae. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa akin. Walang anuman, sagot ko nang di siya direktang tinitignan. Hinawakan ko ang manibela ng mahigpit. Lumipas ang 2 oras at tumigil ako sa babaan ng pasahero sa 13. Andito na tayo, banggit ko sa babae. Nagpasalamat siya ulit. Ngumiti ako. Sana magkita na kayo ng nanay mo, dagdag ko. Naglaho siya sa aking tabi. Naiwan ang panali ng kanyang buhok sa kanyang inupuan. Nawala ang mabigat na pakiramdam ko sa aking dibdib. Nalaman ko ang katotohanan ng sumunod na araw. Napabalita noong nakaraang buwan ang pagkawala ng isang babae pauwi sa kanyang ina sa 13. Huli siyang nakitang sumakay sa kotse ng isang nagmagandang loob. Pinaniniwala ang ginahasa siya at pinatay. Magpasa hanggang ngayon ay di pa natatagpuan ang kanyang bangkay. Bagamat nagimbal ako sa nangyari, di ko kinailangang mag-alala. Kahit papaano ay napauwi ko rin ang kaluluwa ni Angelina.